guys, welcome po sa Biz Water Technologies. By the way, I'm Luis. At ang topic po natin for today ay kung ilang taon po ba pinapalitan yung ating RO membrane. So para po dun sa mga wala pong idea kung ano yung membrane na tinutukoy ko, ito po yung RO membrane natin na isang ingredient sa isang purified water refilling station. So pag purified po ang pinag-uusapan, always pong merong RO membrane. So itong membrane po na ito, ito po yung nagsiseparate ng tubig na may mineral contents and yung pure water. So yung pure water po na yun, yun po yung magiging end product natin or yung ibibenta natin sa ating mga customers. So punta na po tayo dun sa ating topic for today na kung ilang years po ba pinapalitan yung ating RO membrane. Ang sagot po dyan ay hanggat hindi po nagbabara yung ating RO membrane, pwede pa po siyang gamitin as long as mataas pa naman yung ating production rate at hindi apektado yung ating TDS, so okay pa po siyang gamitin. Ibig sabihin po niyan, wala pong expiration date yung ating RO membrane. So depende po yan dun sa owner kung maalaga po siya sa maintenance ng kanyang refilling machine. For example, dito sa ating multi-media elements, nag-backwash po siya ng tama and then nag-regenerate siya ng asin, hindi po magka-clog yung ating RO membrane. Dahil yung RO membrane po natin, maliliit yung butas niyan. So pag hindi ka po nagbabackwash, talagang maaapektuhan po yan at mababa ng mababa yung production rate mo dito sa iyong water station machine. So Biz Water Technologies po, talagang tinuturo namin sa aming mga client kung paano po magbackwash ng ating multimedia elements. Dahil napaka-importante po niyan para maiwasan natin yung pagbabara ng ating membrane at tumagal pa yung lifespan ng ating membrane. So yan po yung topic natin for today. I hope na may natutunan po kayo. If ever may questions po kayo about sa water refilling station business, message nyo lang po kami sa Facebook para masagot namin yung mga tanong nyo about sa pagsisimula ng negosyo ang tubigan.